What's up, guys? So ngayon mag-unbox tayo ng AOC 24G2 SPE. So ito 'yung bagong version nung dating in-unbox ko na video. Hindi, ang in-unbox ko 'yung monitor syempre na AOC 24G2E. So ano mga pinagkaiba nito? Ano 'yung advantages? Ano ba 'yung hindi talaga nila pinagkaiba? Bakit ito pa 'yung binili ko ngayon? Mas mura ba 'to? Ano 'yung mga advantages? So lahat ng 'yan sasagutin natin, lahat ng mga nandoon na tanong sa unang video. So simulan na natin, guys. So una, magkano itong binili ko na ito ngayon? So yung nakaraan natin video or yung nakaraang monitor is nag around 10,000 pesos yun. Then nasabi ko dun sa video na meron akong discount na 1,000. And then shipping vouchers. So yun yung mga panahon na dalawa pa yung voucher na pwede mo i-apply kay Shopee. So ngayon isa na lang. Tapos yung shipping voucher hindi pa kompleto. So ngayon dito naman, price ito ng 8,600 plus. So I'll just post this on the screen. And then meron akong discount pero almost the same lang din. Pero well, technically mas mura to. And improved product siya, so mas mura talaga. Yung AOC monitor ko dati, nabenta ko na siya. And then bumili ko nung sa friend ko na Samsung nga, na curve monitor na gaming din, na mas mura. Then napaka-steel doon. Yun lang, walang VESA mount. So ngayon, bumili ngayon ako nito. And then as of this moment, as of this editing, 1 week ago, nabenta ko na yung monitor. Taga-Baliwag yung bumili. So maraming salamat sa iyo, sir. Napakadali ng transaction. Pinikap niya dito, tinest namin, and okay. And then ngayon, ang main reason talaga is yung VESA mount, kasi sobrang sakit na ng likod ko and kailangan na talagang ayusin yung posture ko kapag tatrabaho, kasi most of the time talaga nasa PC ako. As a developer, lagi ako talagang kailangan nakatutok dun sa screen. And then ngawit na ngawit na yung likod ko. Ang daming ng problema sa likod ko kahit ang bata-bata pa. So ayan, ito sa unboxing. Kung nakikita nyo, sobrang similar nung stand niya. Yung monitor actually similar din. So pag-usapan na natin yung pinagkaiba nila. So ngayon, tataka talaga ako bakit magkaiba tong monitor na to doon sa una, sa 24G2E. Ito naman ay SPE. So ang pinaka-pinagkaiba nila ay yung refresh rate. So itong new monitor na to, yung SPE, ay meron ng 165Hz na refresh rate. Supported niya yun, compared dun sa dati na 144 lang. Pero ngayon, may kasama siyang HDMI cable, same din nung nasa una, pero hindi niya supported yung 165. Kailangan naka HDMI 2.0 or 2.1 para magamit mo yung 165Hz. So order na lang tayo nun. Mag-update lang ako sa story if ever na ma-unlock ko na yung FPS na yun. Pero sa ngayon, hindi ko siya kailangan kasi ang kaya lang ma-push ng card ko sa Warzone ay up to 120 to 130 FPS lang. So for display port naman, automatic na niya ma-support yung 165Hz once naka display port 1.2 ka. Ayun, pakitama na lang ako kung mali ako, pero alam ko kasi basta display port 165Hz na kagad eh. Unless ayun, mali ako. Comment down below na lang kung merong ganun. So ito, tetest ko siya. Kung nakikita nyo, similar lahat. Okay? So yung quality ng game, hindi ko may papakita sa inyo dito sa video na to kasi kinuhanan ko lang siya using camera. And of course, iba yung real life na FPS compared dito sa FPS na ginamit ko sa pag-produce itong video na to. So dito, medyo kinakabahan ako kasi yung binilang ko nito, which is the same store na binilang ko dati sa Shopee, did not allow na, or di sila pumayag na i-test muna yung itong product before i-ship sa akin. So medyo na-down ako doon kasi ang ginawa ko, in-order ko kagad yung unit. Pero nung before, nag-chat muna ako sa kanila and then sabi ko, pwede po bang pakitest before i-send. Then nag-agree sila, then in-order ko. So ayun, medyo disappointed ako, medyo kabado. Pero nung nag-perform ako ng dead pixel test, okay naman. And then may warranty naman yung AOC for dead pixels up to 5 yata or 10. Then nire-replace nila. And ito, I'm playing Warzone and nakita nyo naman 120 yung sa menu. And nakalaki yan sa menu eh. Pero yan, up to 130 yan sa game sa Ashika Island. Ayan, kung alam nyo yan. So hindi na ako magdi-deep down to sa game. This is just to show you na umaabot yung FPS natin ng ganyan level for this game. So dapat pala iba yung nilaro ko, no? Para napakita natin yung FPS. At Valorant man lang. Kasi yung Valorant sobrang gaan lang nun eh. Kaya magra-run dun. Pwede nga i-run yun sa Vega 8 lang.
Ayan. So, ayan tayo. Nakita nyo sa taas, maabot tayo ng 130. Oh, ayan, 140. Pero ayan, nag-fluctuate naman yan. So, ayan, basta nakita natin. Kaya, okay. So, sana pinapanood nyo itong video na to kasi lahat ng mga tanong before dun sa 24G2E, dito ko siya sasagutin. So, ngayon ulit. Ngayong ini-edit ko to, tinitingnan ko lahat ng comments para mailagay ko dito lahat ng sagot. Okay, so sana panoorin nyo to. And maraming salamat sa mga nakaabot dito sa part na to. Don't forget to like and subscribe para supportahan yung channel natin. So, ngayon channel natin or itong content natin ay hindi isda and tech review again. So, I hope supportahan nyo to para mag-continue tayo para i-review ko yung mga dumadating dito sa bahay namin, mga upgrade sa buhay ko. Ayun, so maraming salamat. So, tuloy ulit tayo sa video. So, yung reason nga kung bakit ako bumili nito ay kasi nga nakukuba na ako. So, yung una kong pili, hindi ko na maximize yung vest amount compatibility niya. So, ngayon, gusto ko na siya ngayon talaga kasi ang sakit na ng likod ko sa pag-work. So, yung vest amount kasi ngayon nagmura halos sa half the price from before nung pandemic or during the pandemic. So, nasa 1.2 yun dati, 1.3 ngayon, nasa 600 na lang may get. And next week, hopefully, may edit ko yung video. Kinabit ko to sa VESA mount. And then, dito sa dulo ng video na to, andun yung video natin na ano, stick peek kung ano yung itsura niya kapag naka-VESA mount. So, tingnan nyo sa dulo. So, yun na nga yung main reason talaga na nakapagpabili sa akin ito. So, I'm not... hindi ko naman talaga gusto yung 165Hz. Hindi kaya ng PC ko yun. Unless Valorant lang yung lalaroin ko. So, kayang-kaya yun. Pero, ayun, sa Warzone, hindi ubra yun. Kailangan natin ng mga mabigating GPU dyan. So, yun na nga. So, meron din nagtanong dito. Sagutin ko lang mabilis. Hindi ko mo 165Hz ang refresh rate na supported ng iyong monitor. Ay, ganun talaga ang ipoproduce ng, ano mo, ng monitor mo. Hindi ganun yun. So, kailangan, syempre, magtugma yung processing power ng kabuuan ng iyong PC, which is nagbe-base talaga sa graphics processing unit mo, GPU, and talagang kaya nung rig mo yung isupport yung game na nilalaro mo or whatever na gusto mong gawin para ma-show yung frames na kailangan mo. So, ayan na nga guys. So, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo yung video natin para sa VESA mount, North Bayou VESA mount. So, like and subscribe. Ingat kayong lahat. See you on our next video.